Musta mga paps, mag-i-install naman tayo ngayon ng car alarms sa Transformer Van. At kung bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Okay, umpisaan natin mga paps. Okay, mga paps, bago tayo magsimula sa sasakyan mga paps, ito ang ating car alarm, Dynastics ng kanyang brand. Ay, lagay ko lang sa description yung link nito kung saan ko ito nabili mga paps, no? Pakitingin na lang, pakiclick na lang sa link sa description. At ituturo ko sa inyo mga paps kung anong mga kulay ng wire nito at para saan ito ikabit. Ito yung kanyang module alarm, Dynastics. Ito yung dalawang remote. Tapos ito yung siren. Tapos ito yung kanyang mga wire. At relay at socket. Meron siyang samang relay, speedity relay. Ito yung mga number niya. 30, 85, 87A at saka 86. Tapos ito yung kanyang sensor. Tapos lead indicator. Umiilaw lang ito kapag nakalaka yung sa remote. Tapos mayroon na siyang kasamang double-sided tape at saka diagram. I-screenshot nyo na lang para makuha nyo. Tapos ilagayin natin yung mga wires module. Isa-isayin ko mamaya mga paps kung para saan itong mga wire niya. Okay, unahin natin itong dalawang brown mga paps. Itong dalawang brown mga paps, ito yung para sa signal light. Kahit magkabaliktaran ng dalawang brown, walang problema. Mas matap nyo lang sa kaliwat kanan ng signal light, sa positive ng signal light. Next natin, pink. Ito yung para sa siren, positive ng siren. Or siren. Siren o siren. Ito. Mayroon siyang dalawang wire, red at saka black. Yung red dito nito itatap yung pink. Tapos black sa na body ground. At next natin. Itong red, ito naman yung para sa positive. Lagay natin to sa ignition switch mamaya sa live wire. Positive, galing battery. Next natin. Red na may stripe na black, itong maliit na wire. Ito yung para sa trunk. Pero sa transformer van mga pap, hindi na ito gagamitin. Kasi lahat ng mga pintuan ng sasakyan ng sa transformer ay sabay lahat yung manalak. Hindi katulad ng kutsi. Putulin natin ito mamaya. Tapos, itong black wire ng alarm, ito yung para sa negative. Lagyan natin ito sa body ground mamaya. Tapos ito naman mga paps, itong wire na ito, mayroon tayong gagawin dito. Itong yellow na may stripe na black at saka solid yellow, itong dalawang dilaw, pagsamayan natin silang dalawa, tap natin sa red ito para magkaroon ng supply yung para sa remote natin. Yan. Tapos ito namang orange na may stripe na black at saka solid orange, itong dalawa, pagsamayan natin sa dalawa, connect naman natin sa negative. Yan. Tapos ito namang white na may stripe na black at saka solid white. Maglagay tayo ng actuator dito maya. Ito yung para sa mag-control ng actuator natin para sa remote. Yan. Tapos ito namang apat na wire mga paps. Itong socket na isa.
Itong white, ito yung para sa accessory wire. Ilagyan natin to sa may ignition switch kamaya, sa accessory wire. Tapos, itong orange wire ng alarm ito, ito naman yung para sa switch sa footbrake. Kapag inapakan yung footbrake nyo, mag-iilaw yung stoplight sa likod. Doon, pakita ko sa inyo mamaya mga paps. Tapos itong blue wire ng alarm, ito naman yung para sa switch door. Lagyan natin ito sa maya, mamaya sa may pintuan. Meron yung doong switch. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay, tapos ito naman dilaw mga paps. Ito naman yung para sa kill switch. Pero hindi, gamit tayo ng speedy relay mga paps. Ito. Kasama na to sa alarm mga paps. Ito yung number niya, 3085, 87A at saka 86. Ito yung number, 86, 30, 85 at saka 87A. Ang gawin niyo mga paps, itong dilaw ng alarm, tap natin sa 86. Pwede rin sa 85. Kahit magkabalitaran ng dalawa, walang problema. Dito natin ikalabay sa 86. Ilagay. Tapos 85, lagyan natin sa positive. Tapos 30 at 87, mag-cut kayo ng wire doon sa may ignition para mamatay yung sasakyan. Doon nyo itap yung 30 at 87. Kahit magkabalitaran ng dalawa, walang problema. Basta itap nyo lang sa pinagkatan nyo na wire. Kahit magkabalitaran ng dalawa, walang problema. Pero hindi ko na ito gagamitin mga paps. Kasi halimbawa magluko yung alarm natin, mahirapan kayo pandarin yung sasakyan nyo. Kadalasan hindi ko na ito ginagamit kapag mag-i-install ako. Putulin ko na lang itong dilaw. Depende na sa inyo mga paps kung gamitin nyo. Pero sa akin hindi ko na gagamitin. Okay. Tapos gamit tayo ng actuator mga paps. Ito. Ito yung lagay natin sa may pintuan maya. Tapos ito naman, gamit tayo nito. Yung rod. Tapos yung clip niya, yung pang lock. Tapos gamit din tayo ng flat bar. Ito. Okay, buksan natin yung ito na yung sakyan natin mga paps. Ito mga paps, naka-central lock na siya. Yan, automatic yan, mag-lock lahat yung mga switch natin. Ang gawin lang natin, maglagay tayo ng actuator dito. Buksan natin to. Okay, buksan mo natin. Tinanggal ko na yung mga tornilyo niya mga paps, tapos baklasin nyo na lang. Yan, madali lang baklasin to. Tapos dito natin ilalagay yung actuator mga paps, itong cable. Ito. Dito tayo sa cable maglagay mga paps. Yan. Ito yung cable, dito tayo maglagay. Tapos yung actuator natin, dito natin banda ilagay dito. Ilagay natin dito. Tapos mag-cutting tayo dito mga paps sa may cable, mag-cutting. Cuttingin natin yan.
Okay. Dito tayo maglagay ng clip mga paps. Sa yan. Lagyan natin ng electrical tape yan para kumapit yung clip natin. Ito. Lagyan natin yan mga paps. Para gumana yung remote natin. Okay, nalagay ko na mga paps, no? Ito. Yan, i-clip nyo lang dyan. Yan, parang ganyan yan. Tapos wiring natin to. Okay. Okay, now na-wiring ko na lahat mga paps, no? Bago ko i-tape lahat yung mga wire, ipakita ko sa inyo kung saan ko nilagay yung mga wire. Unahin natin dito mga paps. Itong sensor, ito yung dito ko nilagay mga paps, ito yung sensor. Dito ko nilagay sa may gilid, yan, naka double-sided tape yan. Dikit nyo lang dyan. Tapos lead indicator, ito, yung socket na isa. Pagapang natin dito sa taas natin nilagay, dito ko sa nilagay mga paps. Umiilaw lang yan kapag nakala kayo sa remote. Finish natin. Itong dilaw, pinutol ko to. Ito yung para skill switch. Tapos itong blue mga paps. Ito, dito yung tayo ilagay sa switch door. Sa loob nito, mayroon dyang wire. Isa lang wire dyan sa ilalim. Dyan yung ilagay yung blue. Pagapang lang dito sa ilalim dito. Pagapang lang. Tapos, orange wire ng alarm ito. Ito yung lagay natin sa switch sa footbrick. Ito yung footbrick natin. Yan, sa babaw dyan, mayroon dyang socket. Dalawa lang wire yan mga paps, green at saka green na may stripe na white. Yan. Dyan nyo ilagay sa green na may stripe na white. Yan, connection yan ng stoplight sa likod. Yan, yun orange wire ng alarm. Next natin. White, ito yung para sa accessory wire. Tap natin sa may ignition switch. Dito sa may kulay blue. Yan, accessory wire yan mga paps. Next natin. Itong dalawang brown. Ito yung para sa signal light. Kahit magkabaliktaran dalawang brown mga paps, walang problema. Basta itap nyo lang sa, para madali nyo mahanap yung linya ng signal light mga paps, dito nyo ihanap at itap sa cluster relay ito. Ang kulay ng signal light mga paps ay green na may stripe na yellow, signal light yan ang kanan. Tapos green na may stripe na red, signal light yan ang kaliwa. Yan. Kahit magkabaliktaran dalawang brown dyan, walang problema. Yan. Okay. Next natin. Red. Ito naman yung para sa positive. Dito natin ilagay sa may ignition switch. Yan. Sa white na may stripe na green. Positive yan, nagaling battery. Ignition switch yan. Tapos next natin yung yan, pinutol natin mga paps, no? Ito yung para sa trunk, yung red na may stripe na black. Yan, sabi ko sa inyo kanina, hindi natin gamitin yan. Tapos black, tap natin sa body ground sa may tornilyo dyan mga paps yan. Tapos next natin itong dalawang dilaw, review natin mga paps, no? Kasi naipakita ko na sa inyo kanina yung dalawang dilaw, pinagsama ko yan. I-tap natin sa red yan. Tapos itong dalawang orange, pinagsama ko yan. Tap natin sa black yan. Tapos itong pink, ito naman yung para sa siren. Yan. Pagapang natin dyan, mayroon yung butas pa punta sa harap. Ito. Dyan ko pinadaan yung pink. Yan. Ito yung pink. Ito yung pink natin. Kunik natin sa red ng siren. Yan. Tapos, black ng siren. Kunik natin sa body ground. Next natin. Yung last natin mga paps ito. Yung white na may stripe na black at saka solid white. Yan, balutin natin ito ng tape. Ito. Ito yon.
dito natin ay pagapang natin dito papunta sa pintuan natin sa may toy actuator. Ito yung white na may stripe na black, connect natin sa blue. Tapos yung solid white, connect natin sa green. Yan. Tapos testingan natin mga paps kung gana ba sa remote. Okay, remote natin. Lock, unlock. Lock, unlock. Lock, unlock. Gana siya mga paps, no? Yun lang mga paps, no? Sana nakakuha niyo yung video na ito. Sige, tip, linisin natin ito mga paps. Maraming salamat. Former ban solution car alarm. Akin mo yung locator, sir. Kana. Panitan pa itawar mong sa kinas parking yan, locate. Parking ka lock mo. Problema ng labot. Warning siya. Warning, ug labot yung labdan. Tulungan mo, lock lang. Kini. Oh, lock lang. Para continue, nakalock lang yapon. Pero kung basagahan mong alarm, mapalaw rin ito 10 seconds. Lock. Unlock. Pitas. Lock. Kung sa likod ba, wala itong nakapil dito. Okay naman eh. Unlock. Unlock. Apil na lang. Apil na lang. Apil na lang, no? Oo.